Sa Cebu, may tindero na inventor din. At ang kanya raw motorsiklo, pinapatakbo ng tubig. Bago bumiyahe ang tubong Mandaue, Cebu na si Marcelo, bumibili muna siya ng bote ng mineral water. Pwedeng pabili ng 2 bottle tubig. Hindi para inumin, kundi para gawing gasolina. Ang kanya kasing motor, may bituhon na lang ginisiya, may gasolina lagi. Meron daw mekanismo, kaya pwede itong paandarin ng tubig. Pinawalan yung andar. Tingag padagan. Ito ang kanyang imbensyon na kung kanyang tawagin, water fuel. Distilled water, maganda talaga yan. Yung may halong chlorine, hindi pwede. Ang kada 700 ml ng distilled water na nasa 30 pesos, kaya na raw tumakbo ng layong 80 kilometers. Hindi hamak na mura sa gasolina na sa ganitong distansya, gagastos ka ng hanggang 150 pesos. Ang tubig o H2O binubuo ng hydrogen at oxygen. Pero sa pamagitan ng mekanismo ng motor ni Marcelo, di umano na paghihiwalay ang hydrogen at oxygen properties ng tubig. Ang hydrogen, highly combustible na siyang ginagamit sa pagpapaandar ng makina ng sasakyan. Ang tubig, isinali ni Marcelo sa isang transparent na lalagyan na konektado sa baterya ng motor. Linagyan ko ng wire, negative positive, hindi pwedeng pag may singaw. Naglagay ako ng tubig, naglagay ako ng isang tablespoon na potassium hydroxide. Inaalog-alog ko, isiniswitch ko yung baterya, gumagana siya. Na doon ko natuklasan na kumikilos talaga yung electrolytes. Naka-on na yung generator, tapos mga 10 seconds bago start. Kapag nagkaroon na ng chemical reaction, bubula ito. Ang hydrogen mapupunta raw sa kulay berde namang lalagyan. Ang naibukod na hydrogen ang siya namang nakakonekta sa karburador na siya raw nagpapagana ng motor. Mahigit sa buong taon ang pinaghirapan para lang makakuha. Arirakas man daw yung magkakita ni. At para patunayang tunay ang kanyang imbensyon, pinaandar ni Marcelo ang kanyang motor. Ano na yung magamit ron? Oxygen o kang generator. Paminawalan yung andar. Mato yung tingog. Oh, itisting ang padagan. Bukod sa malaking tipid daw, wala rin itong inilalabas na maitim na usok. Maganda talaga ang water fuel sa Mother Earth natin dahil safe talaga. Bata pa lang, likas na raw na mabuting ting si Marcelo. Sa science talaga, mahilig ako noong bata pa ko, noong elementary hanggat high school. Gayunman, hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Kalaunan, namasukang mekaniko hanggang nag-OFW sa Saudi Arabia. Tapos doon ako nag-aaral ng hydraulic doon sa Riyadh. Hanggang ipahiram daw ng kanyang kaibigan sa Saudi ang isang libro mula sa India na tumatalakay sa potensyal sa paggamit ng water fuel sa mga sasakyan. Kaya nung nagbalikbayan si Marcelo taong 2011, dito na raw niya naisipang ipagpatuloy ang pag-eeksperimento hanggang nito lang nakaraang buwan. Makalipas ang isang dekadang trial and error, laking gulat niya nung sa wakas, napaandar niya ang kanyang motorsiklo gamit lang di umano ang tubig. Pinawalan yung andar. Mato yung tingog. Itisting ang padagan. Tubig regamit, disutoy. Why gasolina ha yan eh? Kung bigyan ka ng pagkakataon na i-convert yung motor mo, papayag ka? Talagang papayag ako dahil wala ka ng gasolina ng magagamit eh. Tubig na lang. Mabigat ang presyo sa gasolina, pwede i-convert na to sa tubig. Maraming lumalapit ho. Mayroon din mechanic pumunta sa akin dahil gusto rin niya yung motor niya gawing tubig. Tinanggihan ko sila dahil alam ko namang kontra sa gobyerno yung ganyan. Kasi siyempre, ang tax ng government natin nanggaling sa malaking kumpanya ng langis. Wala din akong planong ibinta. Basta ano lang, kung anong natutunan ko, sa akin lang talaga. Kung mabibigyan ng pagkakataon, gusto raw ipapatent ni Marcelo ang kanyang imbensyon para hindi ito manakaw.
Ayon naman sa DOST o sa Department of Science and Technology, bagamat noon pa man ay may mga napapaulat ng mga sasakyang kayang patakbuhin ng tubig, wala pa ni isa sa mga ito ang napatunayan. There are claims for past years with regards to machines that work using water po. However, it still needs verification po sa part ng DOST in order for us to confirm those claims. Wala pa po nabibigyan ng certificate. Alphanin sir, nandito po kami ngayon para saksihan po yung invention nyo. Binisita ng mga tiga DOST si Marcelo para makita at masuri ang kanyang imbensyon. We will see po muna how he demo it and function, then we go from there po. Can you demo, sir? Pero sa araw ng inspeksyon, sa ngayon, nagka-problema. Binaklas ko talaga yung lahat kagabi. Ay, yung battery ngayon, parang mali konti ng power sa katitesting kagabi. Nakisigaso ko yan kagabi dahil dadating kayo eh. Pero ano, medyo yung butterfly niya sa carburetor, matigas. Laging magsasara agad, hindi mag-open. Bibili lang ako ng bagong carburetor. Dahil sa tagal, mahigit sa taon yan, naka-imbak. He says po that there is some sort of salting na nangyari. Oh, tubig naman to talaga. Wala naman talaga halo. Marami namang saksi sa mga kapitbahay ko, yung mga kaibigan ko. Pwede, bituho na lang ginisiya. Pwede, gasolina na lagi. Tubig, may gasolina na. Advice ko lang po is ipakita ito sa mga eksperto upang mabigyan po ng kaukol ng pananaliksik. Sa tingin po namin, kasama ko yung dalawang engineer po namin, it is really on the hydrogen po ang napapagana. The problem po is on sa carburetor niya. Mas maganda talagang mailapit sa kanila at saka magtulungan kung anong dapat gagawin para mas ma-improve pa yung trabaho ko. We cannot do assessment lang po by visual lang po ngayon. Definitely po, it is promising. It's best po dalhin po niya sa office, then we can do an assessment on what we can do to help. It was good. However po, we really need a verification po if yung hydrogen po completely nagpapagana po sa lahat since there is a problem po with his battery na hindi nakakaya. Sayang kasi dahil ano, hindi ko napatunayan sa harapan nila, pero hayaan na lang natin, nangyari na. Pero sa susunod, may gagawin po naman ako, may naka-pattern ako doon eh. Tapos doon, dadalhin ko na talaga sa kanila. Doon ko na ipapakita sa kanila para may advice din akong makuha sa kanila kung anong pa rin dapat idadagdag kung anong kulang. Sa mahal ng gasolina ngayon, sa ganitong mga imbensyon, tsak maraming magkaka-interes. Gayunman, tila mahaba-haba pang tatakbuhin para ito'y mapatunayan at masertipikahan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.